Hello mga beshi, welcome to my channel. Ayan, tapos ko nang antahiin yung sofa bed cover. At eto, dinala ko na sa aking customer at ipapakita ko sa inyo kung paano ko naman ikakabit. Etong kanyang foam cover ay double. 48 by 75 by 7 yung kanyang kapal. Ayan. Medyo mahirap-hirap lang siya ikabit dahil yung pagkakatahi ko ng cover, sakto talaga siya dun sa sukat ng foam. Yung zipper niya, nilagyan ko ng 10 to 15 inches bawat gilid ang allowance para mas madaling maipasok yung foam. Yung kapal ng foam niya, yung pagkakatahi ko ng zipper, nasa gitna. So mga beshi, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like, comment, share nyo na rin, and hit nyo yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming video pa na gagawin ko. Yung tela palang ginamit ko dito is Canadian cotton. Yan, ikakabit ko naman yung isang foam dito sa kabilang cover. Sa double size, makakagamit ka ng 6 yards Canadian cotton, 96 yung width. Ang singil ko pala sa ganitong double na sofa bed cover, 900 pesos. So kung gagamit ka ng 6 yards, mamumuhunan ka ng 360 pesos plus yung zipper. Ang per yarda ng Canadian cotton ay 60 pesos ang isang yarda. Then mga beshi, yung ginamit kong slider dito, tigdalawa bawat zipper. Para kung sakaling masira yung isa, meron pang reserba. Yan, ikakabit ko naman yung foam dito sa dulo. Thank you.
ito yung shape nung foam. Medyo mahirap lang talaga yung pagkabit ng foam. Talagang pati singit mo pagpapawisan. Kasi kailangan yung sukat mo sa foam, sakto lang yung tahi mo. Pangit kasi kung maluwag, dapat sakto lang. Yan, yung pinaka-zipper niya nandun sa ilalim, naka-center sa foam. Yung sofa bed cover ni client, ayan, kabit na natin. Then, pwede mo siyang gamitin na higaan. Ilalatag muna natin. Ayan. Ayan. Pwede mo na siyang higaan. Or pwede mo rin namang gawing sopa. Ipo-fold mo lang. Thank you for watching, mga beshi. Please like, subscribe. Comment lang kayo sa baba kung may mga katanungan kayo at agad kong sasagutin yan. Bye!